Ayan. Lumiyo din eh. Tapos na pala yung kanta, hindi ko napansin, sorry. Nilalaro kasi yung ano, yung kuting ko dito sa parte. Medyo lumalaki na kasi kaya makulit na. Eh hindi ko siya, actually hindi ko sila malabas sa sala kasi meron akong ano eh, meron akong kuting doon na hindi pala kuting, yung Siamese ko. Parang pumapatay siya ng mga kuting kasi in heat. So pinapatay niya yung mga kuting, may nadali nga siya. Output niya. So yun, nandito lang sila sa ano? Nandito lang sila sa kwarto, may mga maliliit. Fit mo may lig ano? Dawdit, yung ginger cat siya. Tapos mahilig siyang matmat ang kable. So, Cables yung pangalan niya. Si Cable Loy. Anyways, hello. Good afternoon sa inyo lahat dyan. How are you guys? How's your day? Wednesday. Wait lang. Pero wait lang. Hindi ko pala na siya shoutout ng mga tao. Anyway, shoutout muna tayo. No? So, Journey to Understanding. What's up, Jerry? Good morning sa'yo, Chibi. Addictus Rex, good morning. And Bri. Stone Trooper, good afternoon pala. Sorry. Sanay ako lagi sa good morning. Daddy Earn. Ayan, good afternoon. Freeloader. Perfect Defect na nakita kong nanonood ka din live ng RTI. Nagko-comment. Eh, hindi ako nakakapag-comment kung kasi naka-subscriber only. Mag ko lang yan si Perfect Music Board. Mapag-live nga ako. Rocket, good afternoon. Sasanahin ko, good afternoon. Obscure, what's up sis? Ellen Scream, yeah sir. JBA, Mong G. Si Casa, Jax, yan, shoutout sa inyo. ER, R. Miranda, yan. Uy, may niluluto daw ah. Olab, meron ba? May bago daw eh. Sabi ni TR, kailan ba tayo ni kwentuhan? Madaling araw yata kanina TR sa Discord. Gina ba yun? Gina? Sam, good afternoon sa'yo. Si Marky, Lord Glenn, Azrael, Teresa Ranz. Papa Yo, what's up brother? Gershom, Sino pa. Yanel Viniz, yan. Shoutout sa inyo dyan. Green Rose. Langga Lentia.
Well, ganda ng view sa likod. Yes. Hey, I'm here. Pero huwag na WhatsApp na yung totoo. My spirit too, yan. Good afternoon sa'yo. Enigma, what's up, brother? OL Chapter 26. Yan, shoutout sa'yo. Chainsaw, Katzura. Katzura, ito ano lang. Random question lang, no? Yung pangalan mo ba? Nakuha mo saan? Sigintama. Sigintama mo ba nakuha yan? Mark Ayanar. Yan, shoutout sa'yo, brother. Ziger Isaac. Hey, Sir Dol. Queen Vatinella. Uy, nagbawas ka na ba? Ng tindahan? Uy, nagpa-member po. Oh, no. Parang sisingilin ako na to sa burger, ah. Tap ba yan? Tap ba yan, brat? Pero salamat, brat. Tata Yamik, hello. Good afternoon. Mr. Chair. Afternoon, Lemon Lime. Ibukas ka na ba, brat? Para makadayo na sa ano? Sa Antipolo. Buti nga hindi ako nakatuloy na isang araw. Sarado pala kayo. Patrick with CKD. What's up, brother? Nakakuha ng bagong artist ng parody bago. Hindi, gagi. Hindi ko parody. Original song ko. Ito din yung episode ngayon. April 3. Nandun ka nga sa Comsec. Ala ko na panood mo. Yung inumpon mong ibon, pinakain mo sa pusa. Loko, hindi. Nakalipad na. Nagbabay na siya. Lumipad na siya. Yep, ito, pero Patsura na nag-cosplay siya ng Denise Napra. Oh, sabi na nga ba eh. I still know my anime. Pinapaborito ko kasi yung Ginta. Hindi pala. Second favorite pala kasi ano pa rin. Dragon Ball fanboy pa din. Pero second favorite ko sa lahat ng napanood ko, pangalawa, second favorite pala is Ginta. Na-trip ko niya. Ikaw lang naman yung gugo sa sales ko. Magkang ano dyan. Ako ba yan? yan. Ako, malakas na country yung background music. Malakas ba? Oo nga no. yan. So, eto na nga. Kain ka boko. So, eto na nga. Habang naglalaro kasi ako, share ko nga muna to. Klase yung magawa eh. Wala rin naman nakatambay sa Discord. So, naglalaro lang ako. Tapos, nagre-refresh ako ng YouTube. Baka kasi, tawag dito? Baka kasi may mag-live, diba? Na hindi ko na, alam mo yun, baka ma-miss out ko. E di, nakita ko, naka-live ang ano, ang RTIA. Ala, wait lang. Ano yung tumutunog? Wait lang, may tumutunog eh. Ay, sorry. Ito pala. Napunta ako dun sa pinapanood ko kanina. No Down Prince of Tennis. So, yun nga. Naka-live yung RTIA na ito si Idol. Sabi ko, okay. Pakinggan ko na rin siya habang naglalaro. Naka-background lang ako. Tapos, eto. Parang may gumawa ng kanta kay Idol. Ngayon, syempre, of course, ano naman to? Free will din naman to nung taong gumawa, di ba? Kung eto yung trip niyang gawin para kay Idol, then so be it, di ba? Wala naman tayong pakialam dun. Pero, ano natin? Himayin natin yung lyrics. Ganun na lang. Himayin natin yung lyrics. And let's see. Kung ano ba talaga si Idol sa mata ng isang tool fanatic. Hello, Chris. Good afternoon sa'yo. Pepperson. Driving while listening and watching. Mabuhay mga Grab driver na kabatas. Yun. Ingat, sir. Ingat. San ba ang ruta mo today? Lil Boss. Yan, Lil Boss. Shoutout sa'yo. So game, without further ado. Yan, painggan natin si sir. Himayin natin yung lyrics niya. 2:49 po ng hapon, Idol Rafi. At
Meron tayong special din na makakausap ngayon, Idol Rafi, kung saan si Mr. Felix Quilas, na dati po siyang security guard, Idol Rafi, at 10 taon, isang dekada niyan daw pong kayong idol. Yan na. Si Sir, si Kuya Felix. Mama Bird, hello, shoutout sa'yo. So si Kuya Felix, isa siyang dating security guard and 10 taon niya na daw idol. Si Sir Rafi. Opo. Tagal-tagal na. Tagal-tagal na rin, 'di ba? Kumbaga sa pagiging tool fanatic, ano na 'to? Veterans na rin tong si Kuya Felix. Dapat may ID na 'to, may card na 'to eh. Uy, salamat, salamat Chris, salamat. Ay, taga. Thank you, Chris. Tuloy natin. Dahil nga po, inspirasyon niya daw po kayo, gumawa daw po siya ng kanta para po sa inyo. Wow naman. Opo. At, sayo ni Idol. Marami rin ginawang kanta para sa si TR Idol. Kaya si R. Miranda, marami rin silang kanta sa'yo, Idol. Baka trip mo lang painggan. Ay, hindi. Ewan ko lang ha, huwag mo lang silang awayin syempre. Pero ang usapan lang naman kasi gumawa ng kanta para kay Idol, di ba? Wala namang sinabi kung ano yung theme ng kanta. JCR, good PM sa'yo. Mang Temyong, good PM. Cringy ba ito, kanta na ito? Well, it's up for you to decide, guys. Yung music naman, it's ano eh. It's a universal language din ng music eh. Paano kaya natisang kabastusan ni Idol nila? Teka lang. Eto na nga. Kakanta na si Sir. Pero yun nga, kung usapang kanta lang, marami nang nagawang kanta si TR sa inyo. O, wala lang ano. Wala lang plus one. Siyempre, usapang gawaan lang naman ng kanta eh. So, pwede, pero wag mo na lang pala pansinin yung kanta nila. Okay na pala yan. Okay na pala. As is na lang. Wag na. Ayaan mo na. O, game. Si Sir Felix po, Idol Rafi, ay taga Misa. Pero in fairness, ito nga si original. Yung kila TR naman, or sa parody natin, parody naman kasi yun. Nel Romero, hello, first time sa live mo pero subscriber ng Kabatas. Uy, hello, welcome po, Nel. Ma'am Nel, welcome sa inyo and good afternoon. Shoutout sa'yo. Ako ba't parang kawig mo si Dance? Talaga ba? Pumogi pala ako, ibig sabihin. Samis Oriental. Ay, Shih Tzu, saglit. At maaari ba nating pakita yung video? Okay. Na in-upload po sa Facebook. At dati siyang SG. Dating SG po. Okay. Sige meron po. Meron video. Ayun, so habang... Ayun na. Nag-ready na siya, no? Nag-ready na. Si Kuya Felix. RC Jeff, watching from Socor. Uy, shoutout sa'yo, sir. Nire-ready natin, Idol Rafi, pwede na rin po natin kausapin si Tatay Felix po. Ayun na. Ayun. O nga. Parang nadaanan ko to sa TikTok. Ah, yung nadaanan daw ni Idol sa TikTok. Ay, so may nagti-TikTok din pala si Idol, no? Buti may ano. Buti may oras pa siyang mag-browse sa TikTok, no? Sobrang busy niya pa naman recently. Saludo ako. Kasi, syempre. Okay, anyways, ito na. Ito na si Kuya Felix, guys. Ano ha, hindi natin kailangan pintasan yung kanta niya. Ang kailangan lang natin gawin, of course, is i-dissect yung kanta. Okay? Ah, parang nadaanan ko to sa TikTok. Saludo ako sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa. Nga ma, tutas ang korupsyon sa gobyerno. Parang mali yun ha. Ikaw ang aming pag-asa na maligtas ang korupsyon sa gobyerno. Tama ba? Ikaw ang aming pag-asa para maligtas ang korupsyon sa gobyerno. Parang mali, medyo mali yung yung placement ng sinabi mo dyan, sir. Kasi parang ang sinabi niya, si Idol yung magliligtas ng korupsyon. Hindi yung ililigtas tayo ni Idol against sa korupsyon.
Nga ma. Lutas ang... Parang mali. Ikaw ang aming pag-asa. Nga ma. Lutas ang... corruption. Ah, malutas. Sa kanilang maligtas. Okay, okay. Malutas naman pala. So, tama, tama, tama siya. Yung kanta niya eh. Hirap tulpo, ikaw ang aming pag-asa. Sa pagtasa, aming mga problema. Okay, okay. So, first part. Idol Rapi Tulpo, ikaw ang aming pag-asa sa paglutas sa aming problema. Well, ilan days yun? 2 to 3 days guys, diba? Lutas na. 2 to 3 days lang naman. Tama naman. 2 to 3 days. Hello Loretta, shoutout sa'yo. Problema sa financial, problema sa away sa pamilya. Yeah, yeah, gusto namin. Problema sa financial, problema sa away, pamilya. So, ito ah, eh, katulad nga na sabi ko kanina, tignan natin ano ba si Idol sa lens ng isang Tulfonatic. So, para sa kanila, yung away pamilya na dumadating or umaabot sa RTIA is good. Tama ba? Yan ba ibig niya sabihin? Ulit na natin. Aming mga problema, problema sa financial, problema sa away sa pamilya. Diba? Paglutas sa away financial at problema sa away pamilya. Okay. So yun nga no, sa ano talaga, sa mata talaga ng isang Tulfonatic, walang problema or walang mali. Yung umabot, yung away pamilya sa RTIA. At malaman ng sangbayan ng Pilipino, yung baho ng pamilya na yun. Okay, okay. Di kaya sarcasm yan, gagi no? Ano pala? Agent? Secret agent, no? Okay, tuloy natin, tuloy natin. Maigsi lang kasi to guys, maigsi lang to eh. Wait na, wait lang. Problema sa away pamilya. Siya nga lalong sumisira sa pamilya. Problema sa pera. Naku, barya lang yan sa kikitain niya sa paggamit ng inyong buhay. Lupet, lupet. Lupet mo dyan, by person. Lupet. Clap, clap sa'yo dyan. Dali mo eh. Pero sige, hindi. Ito perspective nga to ni Kuya Felix. So... sa financial, problema sa away sa pamilya, lalo na sa mga... Ayun, no? Sa'yo ni Idol, oh. Ayan, ang away pamilya. Mga OFW, laging tinulungan mo. Lalo na sa mga OFW, laging tinulungan mo. Well, in fairness, meron naman siyang mga natulungan na OFW. Naalala ko nung Tulfonatic ako, meron eh. Kaso, di ba, yung mga naapektuhan dun sa Kuwait, yung pag-ban sa Pilipinas sa Kuwait, di ba mga OFW rin yung mga nandun? So, okay, okay. Ewan ko kung aware si Kuya Felix lang dun, ha? Ewan ko lang, di ko alam. So, di ko alam kung aware siya dun sa nangyari sa Kuwait. Yung hinamon ni Idol, pinalagan si Idol, oh yan, binan tayo ng Kuwait. And yun nga, katulad nga rin sinasabi ni, ano, diba, ni Sec Paras, minsan kasi, pagpalag ng palag, minsan kailangan nating aminin na mas kailangan natin sila kesa kailangan nila tayo. Okay? Oh yan, oh. O, diba, pare-pare tayo yun sa Kuwait. Hello, Notsky, shoutout sa'yo. Ako nga pagalit sa asawa ko, nananayimik na lang kaysa mga nak... Ano? Kaysa mag-ngak-ngak. Marinig ng kapitbahay ko and after away lambingan visit yan. Oo nga.
Actually same eh. Kami, kunyari meron kaming hindi pagkakaunawaan ni Mrs. Packers. Syempre, umabot sa point na nag-aaway kami, pero as much as possible, yun nga, ano lang, low tone lang. Hindi nyo kailangan mag, yung talagang sigawan na maririnig ng ibang tao, diba? Medyo ano kasi yun. Awan ko, parang ang ano lang, ang squammy lang. Ang squammy lang sa akin nung ganun kasi. Kaya sabi ko, oo, lumalakas yung boses ha. Di ba? Pwede naman kayo magtalo ng hindi malakas yung boses. Oh. Paku, sa Kuwait, dami niya natulungan doon. Nakatulong siya naman ng trabaho. Oh guys, kung nandito yung screenshot committee ha, paki-screenshot po. Yan po, Mang Tem yung. Ito. Yan. Screenshot committee ha. Attentive tayo, data attentive. Hello, Jo. Oh, game, tuloy na natin si Kuya. Sa mahal, problema sa away sa pamilya, lalo na sa mga OFW, laging tinulungan mo, ay doon natin tulpo, ikaw ang pag-asa sa Senado, sa pag-asa, korupsyon sa gobyerno, kahit saan nga departamento, ang korupsyon na todo-todo. Okay. Oy, another interesting point, no. So, siya yung pag-asa sa Senado. Yan, pag-asa sa Senado para malutas yung corruption sa gobyerno. Kasi yun nga, according to Kuya Felix din, kahit saan na departamento, dito natin ah. Departamento, ang korupsyon na todo-todo. Ang korupsyon, todo-todo. So, is it safe to say na ang tingin ng isang tulfonatic sa mga ahensya ng gobyerno ay corrupt? And also, is it safe to say ba na kaya ganun yung perspective nila sa ahensya ng gobyerno, eh dahil mahilig mag grandstanding si Idol, sasabihin, oh, corrupt kayo, corrupt ka. Kahit wala siyang tangible proof. Diba? Kasi mahilig siya mag ganun eh. Diba? Corrupt ka o sinungaling ka, ganyan. Kahit hindi pa talaga, alam mo yun, wala pa talagang definite na evidence. Basta, if something is not going his way or hindi siya convinced, sabihin na kagad niya ng corrupt yung ahensya ng gobyerno, yung mga police, di ba? Hindi ko na siguro alam kung ilang beses nang nasabihan na may corruption sa loob ng pulisya. Alam ko yung kalakaran nyo dyan. Diba? Laging may ganun eh. Gumawa pa sila ng kanta para kay Idol na wala namang kakwento-kwento. easy lang, Randy. Ano naman to? Sabi ko nga, in all fairness naman kay Kuya Felix, diba? Idol niya kasi si Serapi. So, yeah, we can let him be. If that's how he sees Rafi Tulfo, so be it. Now, actually, beneficial din to sa atin. Kasi mas lalo nating mas lalo rin nating na nag-gauge kung ano ba talaga ang takbo ng utak ng isang tulfonatic na hindi ko alam kung si Kuya Felix is aware siya sa mga ginagawa ni Rafi Tulfo na of course naka-call out natin, 'di ba? I'm not sure kung aware siya. O ang napapanood niya lang is RTIA. Aside from that, wala na. Hindi siya nanood ng Senate hearing or kung ano man. Or kung manood man siya, there's no one beside him para sabihin sa kanya kung ano yung mali or ano yung problema sa ginagawa ni Rafi Tulfo. Diba? Or ano yung mismong problema sa Tulfo brand of justice. So, pwedeng ganun eh. Pwedeng wala siyang liberty na malaman
kung ano yung problema sa thinking niya. Bakit may na-file na ba siya na bill para pagtibayan ng anti-corruption bill? Actually, wala pa. Wala pa nga. Pero yun yung tingin ni Kuya Felix na tulpo natin. Okay? may isa pa akong naisip eh. May isa pa akong naisip na wala. May isa pa akong gustong sabihin sana. Lumipad eh. Hindi corrupt si idol nila. Wala ngang tupad yan eh. Tsaka yun ba, nag-walk out ka pa, diba? Actually, yun sa ano rin, diba? Yun sa PAGCOR din, sa PCSO din, ganun din. Kapag may hindi siya naiintindihan, kung ano-ano nang sasabihin niya. And of course, kung ikaw ay isang tao na deprived sa information, and yun nga yung katulad na sinabi ko kanina, walang taong magko-correct sa'yo or magsasabi sa'yo ng problema dun sa sistema na ginagawa ni Rafi Tulfo, eh, malamang, eh, ayan, ganito yung mangyayari sa'yo. Hindi ganun pinapakita ni Art, pinapakita lang ni Art na corrupt yung government, pero part siya ng government. Actually, yun nga eh. Hello, MUG. Sumasama ang tingin ng mga tulfo natin sa lahat ng ahensya sa gobyerno maliban sa COMELEC. Totoo. Diba? Alam mo yan. Alam mo yan. Alam nyo na yan. Ay, ito pa nga. Speaking, no? Napaka-timely. Kasi, kakauwi ko lang din pala. Nagparehistro ko para bumoto. So, in my 34 years of existence, ngayon lang ako nagparehistro. Kasi, ito lang eh, itong darating na eleksyon, dito lang ako bumoto talaga. Never talaga ako bumoto, guys. Alam ko mali yun kasi syempre, yung karapatan kong bumoto is hindi ko in-exercise, diba? Pero eh, kanina, ayun, sabay kami ng wife ko, nagpa-register na kami. So, yun, i-claim na lang yung voter's ID or yeah, I think April pa. Pero at least registrado na kami. Dahil may sobrang petty ako na reason. Sobrang petty talaga, guys, nung reason ko bakit ako nagparehistro ngayon at bakit ako boboto for the first time. Kasi wala lang. Kaya ako sinabing petty yung reason. At least pag natapos yung botohan, at least gusto ko lang masabi na hindi ko binoto si Rafi Tulfo. Yun lang talaga yung reason ko. Alam mo yun, para pwede ko siyang sabihin with conviction. Basta ako hindi ko binoto si Rafi Tulfo. Yun lang. And wala naman problemang sabihin yun. Kasi hindi ko naman talaga siya ibuboto eh. Hindi ko naman siya gusto. Well, wala naman problema dun. Sige lang. Klasika namang Thames. Oo nga. Ano ka pa naman ngayon? Mainit ka pa naman. Oh, minus one. Minus one tayo syempre. Diba? Minus one. Oh, game. Tuloy na natin. Meron pa ba? Alam ko, maigsi lang kasi ito. Saan nga rin kuratong sa pagkasa korupsyon sa gobyerno kahit saan nga rin patangin po ang korupsyon na tudo-tudo lalo na sa mga local government talamak ang korupsyon. Lalo na sa local government talamak ang korupsyon. Saan kaya nakuha ni Kuya ito, no? Saan kaya nakuha ni Kuya Felix to? Nagparehistro ka para bumoto tapos si idol lang mag-isang kandidato. Yun lang, di na ako bumoto pag ganun. Pero saan niya kaya nakuha to, no? Na, kasi lalo na sa local government, talamak ang korupsyon. Hindi ba may problema tayo sa ganyang statement din, no? Na parang wala ano eh. You're carelessly saying na talamak ang korupsyon sa local government. Bakit? Anong basihan? Kasi as far as I know, lahat ng kinastigo ni Idol sa Senado ngayon na kasi I'm trying to criticize him as a public official. So lahat ng kinastigo niya sa Senate
eh wala pa talaga tayong technically napapatunayan, or siya pala dapat may patunayan. Wala pa siya napapatunayan talaga na may corruption na nangyari or may irregularities talaga. Diba? Yung beyond reasonable doubt talaga na napatunayan niya using his, kung may nakuha siyang data, diba? May nakuha siyang witness. Wala. Wala pa. Up until now, puro claims pa lang. Pero, of course, sa Tool Fanatic, yan, talamak ang corruption. Pero teka lang, wait nga. Saglit lang. Parang may nababagay akong, may mas bagay akong dapat gawin. Saglit. Bigyan niyo akong 1 minute. Naka-mute pala ako. Yun nga. Hey! Outfit check! Sisimbang gabi na ako, guys. Ano? Nagparehistro ka para matanggap ka ng tupad, no? In character. Tatry lang naman natin. Tatry lang kung makakatanggap. Malay mo. Oh, game. Sa mga local government, talamak ang corruption. Ikaw ang aming pag-asa. Yan. Ikaw ang katotohanan. Yeah. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang katotohanan. Yan ang malupit. Nice. Outfit share naman if meron. O, diba? Kung ano-ano yung sabi ko nga may dalawang design na nga ako ng merch ko eh. Pero syempre ako pa lang yung nagsusuot. Tsaka ito, oh. Hey, outfit check. Tupad diyan. Oh, game. Pero sabi ni Kuya, no, balikan lang natin. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang katotohanan. So, pag-asa, in what sense kaya? And katotohanan, sa paanong paraan din? Kasi right now, medyo, para sa akin na may mga questionable na moves din talaga si Idol. Kasi yung kay Kibbs na lang eh, wala siyang comment dun eh. Mahilig siya mag-jump sa mga issue. Yung mga hot topic talaga, yung dun nagmahilig siya mag-jump dun eh. Pero for some reason ayaw niyang tumalon dun kay Kibbs. Yung kay Marcos din. Issue kay Marcos, wala rin siyang sinasabi. 'Di ba? Ayan. Ayuda mentality. 'Di ba? Hindi to about kay Kuya Felix lang, pero yung katulad nga ng sinasabi ko nung simula pa lang, yung perspective, ano ba si Rafi Tulfo sa lente ng isang Tulfonatic. Ayan.
Ilabas mo rin, walis mo pa ako. Wala, wala, walis ang meron ako dito, baston. Oo, oh, yun, oh. Baston lang. Pag ginagout ako. Okay. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang manglalaban sa mga katiwalian. Idol Rapito. Ano daw? Ikaw ang aming manlalaban sa mga katiwalian. Okay. Ang manglalaban sa mga katiwalian. Idol Rapito. Oh. Ayun. Nako, napakaganda naman yung awitin na. I'm very flattered. Of course, tuwing nakarinig tayo ng mga ganong klaseng papuri at tiwala mula sa mga tao na nagmamahal sa atin, particularly him being a former security. Kaya si Rapi, mahal na mahal ka rin nila TR. Painggan mo yung kanta talaga nila. Nakaka-flatter din kaya magawa ng kanta. Try mo lang, kahit ano lang, mga tatlong kanta lang. Ayan, or apat, dalawa kay TR, dalawa kay R. Miranda. Mas malupit yun. At baka masabayan mo pa kasi, syempre, since hindi nga siya original, since parody siya, baka familiar ka dun sa kanta, pwede mong sabayan, may lyrics naman. Okay ba yun, TR? Okay ba yun? Okay ba yun? Okay ba yun, bro? Flat tone boses na idol, lalatang walang pakialam. Actually, now that you mention it, Mardino, yeah. Yung alam mo yun, walang intonation. Kasi if you genuinely feel that you're flattered or that you're happy about something, lalabas kasi yan sa tone of voice mo eh. Diba? So kung medyo monotone ka, well, mula sa mga ganong galing. Nako, idol Rapito. Ayun. Nako, napakaganda naman yung awitin na. I'm very flattered. Of course, tuwing nakarinig tayo ng mga ganong klaseng papuri at tiwala mula sa mga tao na nagmamahal sa atin, particularly him being a former security guard na isa sa mga minamahal natin dito sa programa, ay sobrang nakatuwa, nakataba ng puso. Ayun pala. At nakakataba kasi ng puso yun eh. Yung pag napakinggan niya kasi yung kila R. Miranda at kila Pierre, baka nakakasabog ng puso yun. Pwede ba natin makausap si Sir? Oh yan, usap kayo. Dali! Ayan o. Finally, na-meet ko na si Idol. Diba Kuya Felix? Ate Felix. Kuya Felix o. Oh. Gandang hapon, maayong hapon, Sir. Maayong hapon. Pa ako may PMO sa DC. Naku, yan. Ang delikado na naman yung mga ganyan. Tingin nga. Loko-loko ka, gagi. Guys, isishare ko sa inyo to. Dito nyo talaga makikita kung gaano ka bangis to si TR. Guys. Alam nyo kung bakit? Naisulat niya na. May parody na agad oh. Idol kong Rocket Turbo. Wala ka ng pag-asa bilang mambabatas. Wala na na-solve na problema. Gagi ang bilis mo, TR. Buo na agad. Gagi, kakantahan niya na lang. Teka nga, nasa na ba yun? Nawala. Darkshade, shoutout sa'yo bro. Salamat, salamat. Plus one ka talaga. Ang bilis mo, TR. Anong ginawa mo? Meron na kaagad na may sulat na eh. Nakisakay ka na din ba sa to? But hindi, nagpa-register na siya ako sa ano kanina. Sa boto-boto. Para makakuha ko ng tupad. Sir, Sir Ape, may hapon. Sir, apaw-apaw po yung aking kaligayahan.
Yahan, doon po sa kanta na dinedicate nyo sa amin at napakasaya po, very meaningful. Sobra-sobrang thank you po, sir. Sir, dati pala kay security guard. Oo, oh, sir. Oo, oh, sir. Saan po kayo nag-duty noon? Dami kong mga, ano sir, mga client ko na... Nga, bilisan lang. Ay, wag, hindi, ayoko. Bibilisan ko sana yung salita eh. Dana, so last na kong duty sa Nestle. Duty. Pitong taon ko sa Nestle. Last na ko duty. Okay. Okay. So security guard sa Nestle pala si Kuya Felix. Meron po kayong... Bibigyan kaya niya ng pera yan? We'll see, we'll see. Pamilya. Oh sir, oh, mayroon sir. Ilan pong anak niyo, sir? Ayan o. Si T.R. din may isang na i-dedicate. Ayan. Idol o. Meron ding i-dedicate si T.R. And para sure talaga na familiar ka dun sa tune, yung kinompose ni Kuya Felix yung ginawa niya ng parody. Okay? Napakabilis talaga. Napakabilis. Feeling ko, dapat si T.R. Mukhang et, yung tiba sa T.R. mo, turbo din. Ang bilis mo eh. Lima. Uy, at lahat po sila, tapos na. Hindi pa sir, isa lang na naka, ano, sir, nakatapos pag-uskwila sir. Ah, yung apat, tuloy-tuloy pa hanggang nag-aaral pa rin. Simula itong nag-COVID sir, hindi na lang nagtuloy ang iba, ano sila, nagbanda sila eh. Nag-gig sila sa Sikirom ko sila sir. Nag-gig, sabi sa banda? Oo. May pinagmanahan. Ayun. Ayun, may interview pa kasi. Ano ba? Sir. Anong ayudahan ba to? Anong kinabubuhay nyo ngayon, sir? Ayan na. Ayan na, guys. Umintro na. Siyempre, kapag, alam mo, you're trying to set up the playing field na eh, na ano bang kinabubuhay nyo, sir, or ano bang kabuhay nyo, sir? So, yun na. Ang kwanan sir, ang income sa akong anak sir, ang isa nag online diri sa balay. Online. Okay. O, ang dalawa nag-gig sila. Okay. Musikero, may mga gig. Okay. Oo. Ang isa, recycling nang dito. Nag-online pero wala pa ngayon siyang client sir. Okay. So, tulong-tulong. Ano daw sinabi? Naintindihan kaya ni Serapi yung sinabi o tumawa lang siya dun? Po, ang isa, recycling nang dito. Nag-online pero wala pa ngayon siyang client sir. Okay. So, tulong-tulong po yung mga anak nyo. Tinutulungan kayo. Yun ang kinabubuhay nyo. Wala po kayong sariling income. Oh, kasi sir, nandito lang sa bahay. Hindi na kumakaano sa magtrabaho kasi may arthritis na ako eh. May arthritis. Kayo ba nagpapagamot? Pinapagamot yung po arthritis? Yan na. Kayo, may, pero, wait, teka lang guys ha. Wait lang. Number one agenda ng mga tulponatics ayuda. Siguro hindi naman lahat, no? For me kasi, sa tingin ko talaga, idol lang talaga nito ni Felix. Ni Kuya Felix si ano. Si Raffy Tulfo, kaya gumawa siya ng kanta. Hindi primary na intention niya isumingi ng ayuda kapalit nung kanta. Sa tingin ko, yun talaga. Ganun talaga yung paningin niya kay Raffy Tulfo. Eh. As in, tagapagligtas, honest, diba? Maraming natutulungan. Yun talaga, sa mundo niya, sa mata niya. Yun si Raffy Tulfo. So, gumawa siya ng kanta. Not specifically siguro sa ayuda. Pero syempre, tingnan natin, may ayuda ba ang kasunod? It is ninyo. Oo, sir. Pinagamot na sir sa ano pang ngayong taon. So, ngayon, hindi ko nag-minti ng tambal. Minsan akong mag-atik yung tambal kong mag-tukar. Oo, kasi... Sabi niya, delikado sa kidneys kung i-maintain, oo. Pero kailangan, sir, tuloy-tuloy maintenance nyo sa gamot. O, yan. Lalo pa kung yun po inireset ang doktor, ubusin nyo po yung gamot. Oh, syempre, oo, nireset nga. Kailangan talagang ubusin yung sarap. Maintenance, eh.
Pero tama naman si Sarapi dito, di ba? Kung may ena, may mga karamdaman-karamdaman na tayo at naresetahan na tayo ng gamot. No choice talaga. Kailangan talaga eh i-take natin yung maintenance na yun kasi yun na lang eh. Ayun yung problema pag tumatanda talaga eh. Pag wala ka ng maintenance, mas lalo lang lalala yung sakit mo. So ano kayang action plan dito? Yun natin. Oh, okay, sir. Resetahan na robot. Huwag naman. Huwag naman. Okay. Sir, ako po ay tuwan-tuwa. Yan. Dahil sa inyo pong tiwala, okay. Pagmamahal sa amin. Ano meron? Ano po may tutulong ko sa inyo, sir? Ano po? Pero ito ha, at least, di ba, si Idol, siya nagtanong, ano pong maitutulong ko sa inyo, sir? Hindi naman siya yung kusang nag-ano na lang. O bibigyan itang 10,000. Walang ganun. In a way, ito guys ha, walang ano, sabi ko na, gusto ko nga kasing tignan sa ano to. Ayoko rin lagyan ng prejudice yung comment ko kay Idol. Maganda yun ha. Maganda yung tanong ni Idol. Ano po bang kailangan yung tulong? Ulit. Ano pong maitutulong ko sa inyo, sir? Ano pong maitutulong ko sa inyo, sir? May improvement. May improvement. Alam niyo bakit? Kasi 'di ba, isa sa mga problema or isa sa mga kino-call out natin kay Idol. Mahilig siya magbigay ng tulong pero hindi naman lahat ng tulong na binibigay niya is 'yun yung klase ng tulong na kailangan ng tao na tinutulungan niya. Kasi bigay lang siya ng bigay. Now, in this sense, para sa akin na may improvement kasi tinanong niya ano bang klaseng tulong ang magagawa niya. Di ba? Natututo na si Idol. Tingnan natin ano meron. Ano po yung pwede kong gawin? Tulong kondo, ko sa inyo, sir. Kondo po kaya isang ano house and lot sa McKinley Hill. Tambing siguro si Idol nun. Yung lola o nga gumagaling pag inaabutan ng pera. Feeling ko pareho ng sakit yung lola mo tsaka lola ko dati nung buhay pa. Sa mother side. Ganun din yun. Lumalakas yun pag inaabutan ng pera dati. Naalala ko, nung nasa ICU na siya, parang 2 months na yata siya dun. Kasi lagi ko siyang inaabutan din ng pera eh. 2 months na siya, first time kong dumalaw sa kanya. Kasi ako, pag may na-hospital sa family ko, hindi talaga ako dumadalaw. Kahit si kay Papa lang siguro, yun, nagbantay ako. Pero nung talagang na-ICU na rin si Papa, hindi na ako dumalaw. Kasi ang reason ko kasi doon, yung memory ko sa kanila, sa utak ko, na malakas sila, na nakakausap ko sila, ayokong mapalitan, ayokong ma-overwrite. Para every time na maaalala ko sila, ang maiisip ko lang na memory is yung malakas sila or yung nakakausap ko sila. Hindi yung gulay na sila. Kaya pag ganun, hindi talaga ako pumupunta. Lola's boy ako. So, nung pumunta ako, dinalaw ko siya, payat niya na nung lola ko. Hindi niya na ako makilala for some reason. Ewan ko siguro sa gamot niya na, sa nararamdaman niya. Hindi niya ako makilala. As in, naluha nga ako nun kasi, syempre, lola's boy ako. Tas, nung kinamusta ko siya, hindi niya na ako kilala. Tas yun, di nung sabi ko, sige mami, alis na ako. Nilagyan ko lang siya ng pera sa kamay. Parang 50 pesos lang yata yun. Nilagyan ko siya ng pera sa kamay. Tapos nung grinip niya, parang inabot ko lang. Tapos nung grinip niya na, sabi niya sa akin, Mickey, gumanon siya. Naalala niya ako bigla. Sabi ko, na-touch tuloy ako. Kasi parang siguro yun, tumatak sa isip niya na ayun yung ginagawa ko sa kanya. Nung malakas pa siya. Pa'ko kailan payout? Baka makita mo si Idol. Hindi ko nga rin alam. Mag-anap pa ako ng mga kapwa ko katupad. Tatanong ko sa kanila paano sistema. Wala pa ako na itong tulfonatic na instead na trabaho yung hingin e ayuda. Malay natin. May first time sa lahat. Ito malay mo, first time natin dito. Same here, pa'ko. Kahit sa casket, I don't look. I want
to remember them na living. Yeah, kahit sa casket din, as much as possible, ayoko talagang tignan. Anyways, balik tayo dito kay Kuya Felix. Dahil sa inyo po, ano bang wish ni Kuya Felix? Okay. Sir, ako po ay tuwan-tuwa dahil sa inyo pong tiwala at pagmamahal sa amin. Yan. Ano po may tutulong ko sa inyo, sir? Ano po yung pwede kong gawin na para mapagaan-gaan yung inyong kabuhayan ngayon, pamumuhay, dahil sabi ni sir, tulong-tulong tayo mga anak. Contribution at yun ang kinabubuhay niya. Mas maganda kung meron siyang sarili. Ano bang gusto niyong ginagawa, sir? Oh. Diba sabi ko, guys, oh, improving talaga si Sarapi. Hindi na pera, hindi na ayuda lang na ano, na bibigyan kita ng ano, sir, 30,000. Oh, tapos siya na bahala sa buhay niya, 'di ba? At least to kabuhayan na. Huwag ka po mag-RTI pag may Senate hearing po. Iba. Luis, iba naman yung tanong niya. Ano ba yung gusto ni sir na may tutulong ni Sir Rapi? Hindi yung ano yung gusto natin. Kaiba yun. 1-1-10K po, yun ang gusto ko, dapat ganyan. Oo nga, no? Maganda pala yan. Maganda pala yan, no? May, para maging pensionado ka na. Huh. O yan, so, splok na daw yung kailangan, no? Oh. Bigyan na lang ng plus one, ginawa yung kante. Game. Siguro, sir, mag-ano na lang siguro ko, sir. Ano na, mag-liit na... Paliit na kainan, sir. Oh, siguro. Karinderya, turo-turo. Ano, sir? Pwede. Maroon ka magluto. Hindi, sa bagay. Yeah, fair naman yung question, no? Eh. Kasi gusto nga niya ng karinderya, eh. And, siyempre, more likely, di ba? Maroon siya magluto. Andun nga yung passion niya, eh. Kasi pwede, hindi naman pwedeng, sir, gusto po ng barbershop. Sir, marunong ka ba magupit? Hindi po. May pwede naman magluto para sa iyo, eh. Ah, liit na kainan, sir? Siguro? Karinderya, turo-turo. Ano, sir? Pwede. Marunong ka magluto? Basic lang, sir. Basic lang. Pero mag-ano kung iba, ha? Mag-ano sa akin? Magturo. Ah. Sige, sir. O, yun nga. So, si Kuya nga, gusto niya ng karinderya, pero basic lang yung niluluto niya. So, baka gusto niya may ano rin. May tagaluto, may cook. Isa-set up namin kayo para sa isang karinderya. Nagawa na namin ito noon. Why not? Gagawin namin ngayon para sa iyo. Sige, yung karinderya, sir. Marunong dapat, ano, sir? Marunong ka dapat magluto rin. Kasi hindi pwede paasa yun sa iba. Oh, sir. Oh, kay... Well, palang hindi good masyado, sir. ano kaya ang ibang business, no? Kasi mahirap dito sa gusto rin ni Kuya Felix. Ito, opinion ko lang naman, no? Yeah, maganda ang karinderya, oo, in a way. Pero kung hindi ka talaga maalam sa food business, sooner or later, wala, eh. It will die a natural death talaga kasi hindi mo alam yung kalakaran sa food business. Kaya as much as possible, kung ano talaga yung ano mo, eh. Yung interest mo talaga. Yun yung gawin mong business para hindi mo maramdaman na alam mo yun, yung nagtatrabaho ka. May ewan ko, ha. Yun lang, opinion lang naman. Kasi may mga kakakilala din naman ako na ano. Nag-try sila mag-business ng mga bagay na hindi nila gusto. In lang kasi. Yun yung in na business nung time na yun. Namatay din. Kasi parang hindi rin nila trip, eh. Nagsawa lang din sila. Nagsawa lang din sila sa ginagawa nila. Kasi hindi nila gusto yung ginagawa nila. Basta may nagturo sa akin, matutunan na. Kung Tulfo natin siguro sa TR, tapos ginawa niya ng kanta si Serapi, baka binigyan siya ng bahay, lupa, kotse, pangabuhay. Oo, sa dami nun, Samsam, no? Pag si Idol nag-set up ng karinderya, lalagyan ng picture niya. Ayan yung next na palaisipan dyan.
Sana no, kung matuloy na yun nga, magkaroon ng karinderya si Kuya, sana dalawin nila, no? Tapos ipakita nila yung karinderya. Para makita rin natin, para masagot din natin kung may picture ba si Idol. Pero siguro okay lang naman. Kasi kung ako rin yung may-ari nun, binigyan ako ni Idol ng karinderya, lalagay ko rin picture niya dun, eh. Pang ano rin yun, pang hatak din ng tao yun. Oh, di ba maging chef cook na kayo, maging chef kayo. Oh, maging chef ka, sir. Salamat kasi, si Rafe. Okay, ganito, sir. Pag-isip-isipan nyo muna hanggang... Up, guys. Uploading. Ito mo, abang nagla-live ako, nakapag-compose si TR, nakapag-record si TR, tas ina-upload niya na. Ganun kalupit yan. Plus one ka talaga dyan, gagi. Biyernes, kung ano sa tingin, hanggang Linggo, kung ano sa tingin nyo ang kaya nyong gawin, at kapag kayo decided na magpapadala ko ng tao dyan sa inyong lugar para i-set up ka sa negosyo na gusto mo. Natakot ako bigla. Hello, Violet. Shout out sa'yo. Gagi, natakot ako bigla. Kasi na-distract ako dun sa comment. Nagbabasa ako. Sabay, biglang narinig ko ano. Ito. Ng tao dyan. Tingin nyo ang lugar. Papadala ako ng tao dyan para i-set up ka. Parang nabigla ako na, uy, gagi. I-set up ka. At kapag kayo decided na... Tapos yung mukha pa ni Kuya Felix. Oh. Hanggang Linggo, kung ano sa tingin nyo ang kaya nyong gawin. At kapag kayo decided na magpapadala ko ng tao dyan sa inyong lugar para i-set up ka sa negosyo na gusto mo. Ayun, sa negosyo. Yes, sir. Salamat, sir. Salamat. At least malinaw. Sige po, sir. Sir, sa muli, maraming salamat po sa inyong tiwala, sa inyong pagmamahal sa amin. Mabuhay po kayo, sir. Ayun. Sir Felix. Ayun, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, salamat kayo. Magandang life wish. Mabuhay ka, sir. At least mag-life wish. Yes, sir. Salamat, sir. Salamat. O, sige po, sir. Sir, sa muli, maraming salamat po sa inyong tiwala, sa inyong pagmamahal sa amin. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay kayo, sir. Sir Felix. Ayun po, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, kayo. Maganapon po, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, kayo. Gagi, salamat kayo daw. Eh, okay, di. Kaayo naman yata yun. Narinig ko kasi salamat kayo. Sir, sa muli, maraming salamat po sa inyong tiwala, sa inyong pagmamahal sa amin. Mabuhay po kayo, sir. Sir Felix. Ayun, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, kayo. Maganapon po, sir. Salamat sa pag-appreciate mo sa aking kanta po. Yun. Opo, malaking bagay po para sa akin yun. Yung... Gagiyari ka talaga, TR. Ang nagustuhan pa naman ni Idol yung kanta ni Kuya Felix. Sabay bigla ang naglabas ng parody. Ginawa niyo pong kanta, kinompost niyo yung effort po niyo para buhin yon. Nakakatuwa po at nakakataba ng puso. Salamat po, sir. Kuya, salamat, sir. Salamat. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. May arthritis na pala siya, kaya sa bahay na lang siya. Pero dapat, tuloy-tuloy pa rin pag-inom na maintenance. Mm-hmm. Yung mga kababayan kasi natin, minsan, wala na pambili sa maintenance. Off topic na siguro to, no? Teka nga, last na. Pasadahan pa nga ulit natin yung kampanya ng huli lang, dire-diretso. Yan. Ano ko to? Sa TikTok. Saludo ako sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa. Aming pag-asa sa korupsyon sa gobyerno. Magandang kanta niya, eh. Kinurap tulpo, ikaw ang aming pag-asa sa pagtasa. Aming mga problema, problema sa pinansyal, problema sa away sa pamilya, lalo na sa mga OFW, laging tinulungan mo. Ay lulap ituloy ko, ikaw ang pag-asa sa Senado, sa pag-asa. Korupsyon sa gobyerno, kahit saan nga di pandemin po, ang korupsyon na todo-todo, lalo na sa mga local government.
Dalamak ang korupsyon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang katotohanan, ikaw ang manglalaban sa mga katiwalian. Rapid tulpo. Oh, FW na pinauwi mo, palitan yung lyrics. Huwag naman. May mga pinauwi naman talaga siyang OFW dati kasi ni-rescue niya. Ayun ba yung ibig mo sabihin? Minus one tayo dyan. Maraming pinauwing OFW yan si Serapi. Kasi niligtas niya. Okay? Hindi dahil dun sa Kuwait. Yo, brother Nosferatu, what's up, man? Good afternoon. Oh, yan na. Bagal net. Ako, waiting tuloy lahat. Huwag ko sana marinig to sa palengke pag sabi ko. Grabe ka naman. Okay lang yan. Pwedeng lagyan ng modern beat yung song. Ako, Diyos ko. Guys, ewan ko ah. Kasi May pagkapilyo din kasi talaga tong community na to eh. Huwag nyong gagawa ng budots to ah. Parang awa nyo na. Huwag nyong gagawa ng budots to o oh. Yung parang mga jeepney version na yung kanta ni Kuya Felix ah. Kasi mamaya magkaroon na ng iba-ibang rendition yan. Diyos ko po. Ewan ko na lang. Please lang guys. Huwag nyong gagawa ng budots. Kawawa naman si Kuya Felix, baka ma-offend. Ayun. Nako, napaka. Totoo yan, dapat ipagbawal yan. Hindi ba naman. Ang major po. Praise the Lord. Hindi, pag mapunta sa hospital, special pag inpatient. Pharmacy na to. Yo, Kukoy brother, thank you. Patok sando o, diba, sa jeep yung DJ, Mr. Chair, e-bike man. Parang ganon. Tapos dugdugdugdug. Ano yun? Tugpak. Puro ganon lang yung beat. Shoutout from Kayonatics Army. You know, shoutout sa David Twilight. So yun na, sakto. Na isang oras na tayo guys. So yun lang naman. Abangan natin yung upload ni TR. Para sabay-sabay nating kantahin. Sabay-sabay tayong makinig. And syempre mag-comment na rin tayo, like na rin natin, sa parody natin. Paano naman, pasuyo naman guys nung nung parody natin link para doon sa mga hindi pa nakaka-joy. Uy, kuching, thank you. Kuching. Nasaan ba yung kuching? Dito yun eh. Kuching. Kuching. Salamat kuching. Dami sino ba yung mga na yugyugo ni kuching diyan? Si Nen, si Mardi, si Casa Duego, si Mr. Chair, JCR Pucci, ni Sandy, JBA, Fatima. Chibi? Tinamaan na naman si Chibi? Si Cesa. Wow. Ang swerte. Actually, lahat ng mga rin, no? Yung mga nanonood din ngayon, sila rin yung naambunan. Nice. Ayan. So, yun lang naman. Salamat, guys. Kita-kita ulit tayo soon. Siguro pag ano ba? Wala kasi akong pasok hanggang 14, eh. 15 ako papasok. So, medyo may oras-oras tayo ngayon. Tingnan natin kung ano bang masarap pag-usapan. Umay na ako kala Jomart. Tingnan natin. Pero salamat sa mga salamat sa nanood ngayon. Yan. Nasa 100 din kayo ngayon dyan. Maraming salamat guys. Kita-kita ulit tayo. And of course, as always, respeto at ayun, nawala ako. Pero ulit, yeah. Respeto nung kumansin nyo lahat, guys. Salamat. Bye!